Oh, I see. Well, I think that's my business. I mean, our business. Makahulog ang wika ni Vinya habang titig na titig kay July. What do you mean? Just like you, July, I want Yuan back in my life also. All you need to do is help me. But what kind of help? Pinaliwanag na nga ni Vinya kay July ang kanyang mga plano na pagsira ng relasyon ni Yuan at Yanyan. So, July, can you help me? Sure, Vinya, I can help you. Mula nang maging magkasabwat ang dalawa ay lagi na ang mga ito magkasama at pinag-uusapan ng kanilang gagawin. Tulad ngayon, ipapadala na ni Vinya ang video na nakunan niyang nagyayakapan daw si July at Yanyan kay Yuan. Well, kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng John DTV. Ngayong buo na ang loob ni Yanyan na aminin ang lahat-lahat kay Yuan. Matanggap kaya ito ng binata? Lahat ng yan ay inyong matutunghayan kaya halika na. Tumuto ka na at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Sa isang park nagkita sina Yuan at Yanyan. Doon talaga sa lugar na yon gusto ni Yanyan na makapag-usap sila ni Yuan para sila lamang dalawa. Unang dumating si Yanyan sa park na talaga namang kinakabahan sa pagsasabi kay Yuan. Makalipas lamang ang 10 minuto ay dumating na rin si Yuan lulan ng sasakyan nito. Love, kanina ka pa ba? Tanong ni Yuan pagkababa ng sasakyan nito at humalik sa pisngi ng nobya. Hindi naman love, kadarating ko lang din. Sagot naman niya dito at sabay silang umupo sa bakanteng upuan na naroroon sa park. Ano ba sasabihin mo sa akin love at dito pa tayo mag-uusap? May problema ka ba love? Nag-aalalang tanong ni Yuan kay Yanyan. Si Julio. Pautal na sabi niya. What? What about Julio? Ang kinakabahang tanong niyang muli dito. Nandito na sa Pilipinas si Julio at nagkita na kaming dalawa. I mean, tayong tatlo. Huh? What do you mean na tayong tatlo? Kailan at saan kami nagkita ni Julio? Sa party 2 weeks ago. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo agad. Wait lang yan. Sino si Julio sa party? Si July, kaibigan mo. Nagulat ako nang makita ko siya doon. Pati siya, nagulat sigurado. I'm really sorry kung hindi ko sinabi agad, pagpapaliwanag niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Saka ayokong masira ang party nating dalawa tapos natatandaan mo ba yung gabing sinabi kong hinahanap kita? Yeah, I still remember that. Why? Imbes na ikaw yung makita ko, si Julio ang nakita ko tapos patakbo siyang niyakap ako at sinabing mahal niya pa rin ako. At sigurado siyang mahal ko pa rin daw siya. Tapos ngayon 2 weeks na niya akong pinupuntahan sa bahay at kinukulit pero hindi ko naman siya kinakausap kundi pinapaalis ko. Kaya ko sinasabi ang lahat ng ito sa iyo ngayon dahil ayoko nang maglihim pa sa iyo, Yuan. Pero maintindihan ko kung magagalit ka sa akin. Mahabang paliwanag niya dito. Kaya pala. Anong kaya pala, Yuan? Kaya pala may sinabi sa akin si July noong party na huwag akong papakasiguro sa ating dalawa. Dahil siya pala si Julio at ikaw ang sinasabi niyang ex-girlfriend niya na babalikan niya at kaya pala kinakabahan ako nung nag-bar kaming tatlo nila Kenny. Isa lang ang tanong ko yan. Do you still love him? Huh? Hindi na, Yuan. Ikaw na talaga mahal ko. Akala ko nga noong una baka hindi talaga kita mahal at kapag nakita ko si Julio siya pa rin ang mahal ko pero masaya talaga ako na malaman kong ikaw na talaga ang mahal ko, Yuan. Pagkarinig ni Yuan sa sagot na yon ni Yanyan ay nawala na ang anumang pangamba niya sa kanyang kalooban na baka hiwalayan na siya ni Yanyan. You mean, hindi ka makikipaghiwalay sa akin? Hindi. Bakit naman ako makikipaghiwalay sa iyo, Yuan? Dahil kay Julio. Di ba sabi mo nga dati mahal na mahal mo si Julio? Like you said, dati yon at hindi na ngayon. Ikaw yata ang nakikipaghiwalay na ngayon eh. Hindi oh. Grabe ka naman love. Mahal na mahal kaya kita. So, ano na? Nakataas kilay na tanong ni Yanyan. Eh di tayo pa rin, saka hindi ako galit, Yanyan.
Nagtatampo lang ako kasi hindi mo sinabi sa akin agad. Paano kung may ginawa sa iyo si July? Wala akong kaalam-alam sa nangyari. Sorry na talaga, love. Saka hindi naman siguro magagawa yun ni Julio sa akin. Kahit na ba, kailangan mo pa rin mag-ingat. Sa makalawa, kakausapin ko si July para masabi kung alam ko na ang tungkol sa inyong dalawa. Sige, Yuan, para tigilan na rin niya ako. May iba ka pa bang sasabihin sa akin, love, bukod sa sinabi mo na sa akin? Wala naman na, yun lang naman, bakit? Kasi nagugutom na ako, love. Kain tayo, ha? Oo, sige, nagugutom na rin ako eh. Ang kaninang seryosong pag-uusap nila ay nauwi na sa tawanan dahil sa gabi na masyado ay sa fast food na lang sila kumain. Umorder sila ng tig-isang meal. Love, gabi na oh, biglang sabi ni Yuan habang nasa sasakyan na sila. Oo nga, kaya iuwi mo na ako sa bahay, di ba? Ang sagot naman niya. Love, sa kondo ko na lang tayo matulog ngayong gabi. Gusto lang kitang makasama ng matagal eh. Paglalambing ni Yuan kay Yanyan habang hinihimas-himas ang mukha ng nobya. Hindi pwede, love. Hindi ako nakapagpaalam sa dalawang kapatid ko. Naipagpaalam na kita, huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na sila kanina bago pa tayo magkita sa park. So it means, pinlano mo na itong gabi? Oo, love. Papilyong sagot ni Yuan, then he smiled naughtily. Sige na nga, pero behave ka ha. Kung hindi, lagot ka talaga sa akin. Pagbabanta ni Yanyan sa nobyo. Yes, promise love, behave lang ako. At tinaas nga ang kaliwang kamay, tanda ng pagsasabi ng totoo. Ano na kayong ginagawa nila Yuan at Yanyan ngayon? Ano sa tingin mo, Vinya? Walang sabi-sabing na itanong ni July habang nasa condo unit niya sila ni Vinya ng gabi niyon. Eh di ano pa? Eh di nag-aaway na ang mga yun at siguradong maghihiwalay na ang mga yun ngayong gabi. Tatawa-tawang sagot naman ni Vinya habang nagsasali ng manok sa pinggan na ipampupulutan nila ni July. Sana nga talaga magdilang anghel ka sana, Vinya. Pagkapasok naman nila Yanyan sa kondo ni Yuan, ay namangha siya sa ganda nito. Halata mong lalaki nakatira doon dahil sa kasimplihan nito at wala masyadong design-design na makikita. Shower lang ako, love, ha? Ikaw na bahala mo na dito. Kung gusto mong manood ng TV or DVD, i-open mo lang yung TV at ang DVD player. Okay, love. Ako nang bahala. Sagot naman niya niyan at patuloy pa rin tinitingnan ang kabuuan ng kondo ng nobyo. Namangha rin siya sa laki ng TV na nakikita niya sa sala. Ang laki ng flat screen nito na akala mo na nasa sinihan ka na. Halos kompleto lahat ng gamit nito sa sala. Pagkatapos niya sa sala ay sunod naman niyang pinunta ng kitchen. Tulad sa sala ay namangha rin siya sa ganda noon. At kumpleto rin ang mga gamit. Binuksan niya ang fridge nito na halos puno pa ang laman niyon. Parang hindi pa nabawasan eh. Habang nasa terrace siya ay hindi nagtagal ay dumating na rin si Yuan na bagong paligo. Anong ginagawa mo dyan, love? Pumasok ka kaya dito, malamig dyan. Bungad na aya niya sa nobya. Napasilip lang naman ako, tapos ka na palang maligo. Oo, fast shower lang naman ang ginawa ko eh. Gusto mo na bang matulog, love? Ikaw, love, kung inaanto ka na ba eh, saan ba ako matutulog, love? Eh, di sa kwarto ko, love. Nangangising wika naman ni Yuan. Ano? Ayoko nga, no? Uuwi na lang ako kung sa kwarto mo ako matutulog, no? Todo ayaw na wika niya niya. Behave naman ako, love. Tinatamad na akong mag-drive at nakaligo na ako eh. Eh di magtataksi na lang ako. Love naman. Promise, behave lang ako. Tabi lang tayo matulog. Baka nga ako pang rapin mo eh. Mukha mo, rapin ka dyan. Behave ka lang talaga ha. Sabi naman niya niya. Opo, promise. Hindi nga nagtagal ay magkatabi na silang nakahiga sa kama ngunit magkatalikod ang dalawa at may unan pang nakaharang sa gitna nila. Mabuti na lang king size ang kama ni Yuan kaya hindi masakip kahit may nakaharang pang unan sa kanila. Love, sigurado ka bang dapat pang may harang ng unan? Reklamo ni Yuan kay Yanyan habang nakaharap na siya sa nakatalikod na si Yanyan. Oo no, para siguradong limit ka. Sagot naman ni Yanyan. Tanggalin na lang natin, love. Gusto kitang yakapin eh. Pangungulit pa rin ni Yuan. Eh di ang una nang yakapin mo. Isipin mo na lang na ako yan. Pamimiloso pa namang hirit ni Yanyan. Ayoko nga. Gusto ko ikaw, love. Pamimilit naman ni Yuan. Hay nako, tumigil ka dyan, Yuan. Tulog na tayo. Good night, Yuan. Pagtataray at pagtatapos niya ng usapan nila.
Kainis naman, good night na nga rin, inis na suko niya. Hindi nga nagtagal ay nakatulog na rin silang dalawa ng magkatalikod at may nakaharang na unan sa gitna nila, habang si Juan ay yakap-yakap ang isa pang unan. Matagal na silang nakakatulog nang biglang nagising ang dalawa sa lakas ng ulan na may kasamang kulog at kidlat. Anong oras na ba, love? Ang lakas naman ng ulan, wala namang bagyo, di ba? Sunod-sunod na tanong ni Yan-Yan kay Juan. Alas tres na ng madaling araw, love. Ang lakas nga ng ulan. Kagabi naman maganda ang panahon tapos biglang umulan ngayon. Paano na kaya sinaeman yan? Nag-aalalang nasambit naman ni Yan-Yan. Don't worry, love. Malalaki na sila kaya alam na nila ang gagawin. Saka titigil din naman yan maya-maya eh. Tulog na tayo, pag-aalo niya sa nobya. Kahit na Juan, nag-aalala pa rin ako. Titigil din niyang ulan. Hindi naman siguro kayo babahain eh. Huwag ka nang mag-alala ha. Malambing na wika ni Juan. Sana nga. Tanging na sabi naman niya niya. Thank you, love ha. Para saan, love? Sa pagmamahal mo sa akin dahil ako na talaga ang mahal mo. Titing na wika ni Juan kay Yan-Yan. Ano ka ba, love? Wala yun. Mahal mo rin naman ako eh. Kaya mahal na mahal din kita. Titing na titing ding sagot ni Yan-Yan kay Juan. Kasunod noon ay unting-unting naglapit ang kanilang mga labi. Una ay simpleng halik lamang yon pero nang nagtagal ay nagiging mapusok at mapaghanap ang mga yon. Nang matapos ang kanilang halikan ay titig na titig lang silang dalawa sa isa't isa. Tanging kanilang mga mata lamang ang nag-uusap at nang magkaunawan na ay unti-unti nang kumilos ang kamay ni Juan para alisin ang blouse na walang katutul-tutul naman siya niya. Pagkatapos tanggalin ang blouse niya niyan ay ang sando namang suot ni Juan ang tatanggalin. Nang tatanggalin na yon ni Juan ay tinulungan pa siya niyan para maialis yon. Pagkatapos ay muli nilang ninamnam ang tamis ng kanilang mga labi at sumunod ay sa lieg. Maya-maya ay natanggal na rin pala ni Juan ang hook ng bra ng nobya nang hindi nila namamalayan at kanya rin iyong pinagpala sa kanyang isang kamay. At ang kabila naman ay ang kanyang bibig na hindi nagsasawa sa ginagawa. Gusto yun man niyang itigil ang ginagawa ay alam niyang huli na para doon dahil nasa gitna na sila ng kaligayahang kailanman ay alam nilang hindi nila pagsisisihang dalawa. Nang maramdaman siguro niya niya na parang gustong tumigil ni Juan ay kusa na itong nagsalita. Make ourselves happy, Juan. Sa kanyang narinig na yun ay lalo pa niyang pinagbuti ang ginagawa sa nobya. They are both naked that time. Ilang ulit niya itong hinalikan sa labi, sa leeg, sa dibdib, sa puson at sa iba pang parte ng katawan habang ang kanyang mga kamay ay patuloy sa pamamasyal sa katawan ng nobya lalo sa pagkababae nito. Maging siya niya ay ganoon din ang ginawa kay Juan. Nagsimula na rin maglakbay ang kanyang kamay sa katawan ng nobyo, gently touching the tight muscles of Juan. She always moaned when Juan started kissing and caressing her body. Juan, halos laging lumalabas sa bibig niyang sambit sa pangalan ng nobyo. Nang maramdaman niyang handa na siya niyan ay unti-unti at dandan niyang inangkin ito. Nakagat na lang niya niyan ang kanyang pangibabang labi nang makaramdam siya ng sakit sa pag-angkin ng nobyo sa kanya. Masakit man ay hindi niya pa rin ito pinahalata sa nobyo. They are one now and will become one forever. Mahal na mahal kita, Yan-Yan. I will love you forever until our next life. Madamdamin at seryosong wika ni Juan sa kanya. And I love you too, love. You are the only guy that I will love for the rest of my life. Maluhaluhang sabi niya dito. Akala niya ay hindi na niya mararanasan pang maging masaya pagkatapos nilang maghiwalay noon ni Julio. Mabuti nakilala niya si Juan, ang nagparanas muli sa kanya ng kaligayahan at pagmamahal. Sorry love kung hindi ko natupad ang promise kong magbe-behave ha, hinging paumanhin ni Juan. Okay lang, ginusto ko rin naman eh. Hindi ako nagsisisi sa nangyari sa atin ngayon. Ako rin, mas minahal pa kita ngayon Yan-Yan. Mahal na mahal, masayang uwi ka naman ni Juan. Hindi rin nagtagal ay sabay silang nakatulog ng magkayakap na may ngiti sa mga labi. Pareho silang masaya at hindi nagsisisi sa namagitan sa kanila kahit na hindi nila natupad ang pangakong walang mangyayari sa kanila hanggat hindi pa sila kasal. Tila ba wala nang makatinag sa dalawa at habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Magtutuloy-tuloy na kaya talaga ito? O susubukin na talaga ang tibay ng kanilang relasyon? Yan ang dapat niyong abangan sa sunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Once again, this is your boy, John DTV.